Hello guys, welcome to my YouTube channel, and today's video tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng EFI for macOS. So first, punta muna tayo sa Play Store, sa Microsoft Play Store, and then search natin guys Python. So ito guys, pinaka-latest yung install natin. So ito guys, na-install ko na siya. So kayo install nyo na lang kung wala pa kayong Python. Then pagka-install guys, okay na yan. Then punta tayo sa browser guys. Yan, search natin Google, punta tayo sa Google. Tapos Hardware Sniffer. Yan, download natin tong Hardware Sniffer. Yan. Tapos dito, punta tayo dito sa release. Tapos dalawang klase ito guys. So ito yung install natin, yung Hardware Sniffer na .exe. So after nyan guys, may isa pa tayong software na kailangan. So una, itong Hardware Sniffer, open natin yan guys. Tapos punta tayo dito sa more info, then click run anyway. Ayan. So antayin lang natin konti guys, no. Kinukuha niya yung details ng PC natin. So ito guys yung specs ng PC natin ngayon. So ayan, click natin guys yung export hardware report. So dito yon yung H. Yan yung H. So type natin H, then press enter. Makita nyo guys, nag-generate na siya ng report, no. Andito siya. So dito siya sa result folder, katabi lang ng mismong software n. report.json. So sunod naman guys, mag-create naman tayo ng ACPI table dito. Sunod ito yung select natin, letter A. Yan. So continue muna natin to. Select A, then press enter. Then yun, nag-generate na rin guys, no. Andito daw siya sa result din. So may tayo dalawa na yung folder na nandito, dalawa na yung files, isang folder tsaka isang report. So okay na yan guys. So hindi na natin kailangan yung Hardware Sniffer. So next, punta tayo sa Opcore Simplify. Search natin Opcore Simplify, then dito punta tayo sa GitHub. Then dito sa code, click natin tong code, then download zip. Ayan, nag-download na rin siya, no. So, kung makikita nyo, andito na siya. Then, ano natin yan? I-extract natin. So, once na na-extract na, ito na siya. So, open natin. Click natin tong batch file. Ito, Windows batch file. Double-click lang natin yan to open. So wait lang natin konti guys. So ito na guys. Kailangan natin select yung 1. Select hardware report. Yan. Tapos guys, andito na guys yung ano, no? Yung ito guys. Yung E. Ang sabi dito guys, kailangan niya yung file na .js, report.json. So ito yun guys, no, yung kanina generate natin. Ida-drag and drop lang natin siya dito. Then press enter. So yun. Kung makita nyo guys, andito na yung mga supported na ano, na macOS para dun sa hardware natin. So ito hanggang Tahoe. So ito lang guys yung naiiba, yung kulay green. Ibig sabihin guys, hanggang Monterey lang yung support na itong video card natin. So hindi natin ito magagamit, pati yung internal ano, graphics card. So hanggang dito lang siya guys sa Monterey, no. Gamit yung OC, OpenCore Legacy Patcher, mapapatch nyo siya para magumana yung video card dun sa macOS na Monterey. So yun lang guys, kung Mac Tahoe yan lahat. So edi select natin Mac Tahoe. So
So for example guys, ito sa case ko guys, Monterey lang to yung pwede na macOS. So gagawin natin, enter natin, continue. Yan. Tapos dito tayo guys, magsa-select tayo ng OS. So ito nga yung fit dito sa hardware natin, no. So select natin 21. Yan, 21. Tapos ito, papapiliin tayo kung anong video card yung install natin. So pwede naman tong number 3 combination. So kahit ano lang dyan, no. Dahil example lang naman to. So yan guys, pinakita yung ano, yung mga device ID nya. So enter lang natin. Tapos sabi niya guys, please drag and drop ACPI tables. So ito yun guys, no, yung folder na yan. Yan yung table natin. So i-drag and drop lang ulit natin dito. Tapos press enter. So yan na guys. So dito na tayo guys, pang last na gagawin natin. Finally, build OpenCore EFI. So ayun yung purpose natin guys. Magbi-build tayo ng EFI folder para doon sa supported hardware natin. So 6, select 6. So yan na guys, nag-generate na siya, no. Generate na siya ng mga keks. So dito guys, meron pa ditong kailangan i-ano natin. So dito guys, kung naka-green na yan, ayan yung default. So ayan yung kailangan natin i-select. Dahil ayan yung kailangan. Yun. So okay na guys, may EFI na tayo, no. Ayan, nandito na siya. So okay na yan guys, no. So ganun lang naman guys yung pag-create ng EFI. So pwede na kayo gumamit, mag-install ng macOS. Tapos i-ano nyo lang to. So as a description guys, yung full video tutorial natin kung paano ilagay itong EFI do sa installer natin na flash drive. So yun lang naman guys, thank you guys, and sana nagustuhan nyo itong video and nakatulong sa inyo. And be Hackintosh guys.